Kung kailan naman unti-unti nang umaangat sa standing ng Lakers, tsaka naman dinapuan ng injury ang mga superstar ng team, unang-una na si LeBron James, na 2 games nang wala matapos sa magtamo ng injury noong laban nila sa Dallas Mavericks. May 1-1 record nga po ang Lakers sa games pa na yan. At ngayon lumabas na nga po ang resulta ng test na ginawa sa injury ni LBJ at lumalabas na nagtamo ang 4x MVP ng right foot tendon injury. At napaulat na i-re-evaluate si LeBron pagkatapos ng 3 weeks. Kung 3 weeks mawawala si LBJ e 10 games dito ng Lakers ang kanyang mamimiss. Pero hindi lang 3 weeks yan dahil tsaka palang i-re-evaluate ang lagay ng injury ng Lakers superstar after ng 3 weeks. So posibleng abutin pa ito ng kulang isang buwan o baka may higit pa. Napansin nyo ba na madalas nga po na sa tuwing nakakagawa ng magandang momentum ang Lakers at malapit ng makaabot sa top 8, tsaka naman nai-injured ang mga superstar ng team. Parang may pumipigil sa Lakers na makaangat sa standings. Malaking impact nga pong pagkawala ni LBJ, lalo na't ngayong season nag-average ito ng 29.5 points, 8.4 rebounds at 6.9 assists per game. Umasa na lang tayo na magawang makakuha ng maraming panalo ng Lakers. Samantalang Lakers handa nang gumawa ng playoff run nang wala si LeBron. Dahil napaulat nga po na matagal pa bago makakabalik si LBJ, ayon sa report naghahanda na daw ang Lakers na gumawa ng playoff push nang wala ang kanilang superstar. The Lakers right now, they are preparing for the possibility, you know, that they've got to make their postseason run without LeBron James in this regular season. Hindi nga po magiging madali ang laro ng Lakers nang wala si LBJ. Pero kung magagawa palagi ng mga role player ng team ang laro nila kahapon kontra sa OKC, at sa pagbabalik ni Anthony Davis at ni D'Angelo Russell na expected nang bumalik kontra Warriors, eh siguradong may chance pa rin ng Lakers na makapasok sa playoffs o play-in bago makabalik si LeBron James. Dikit-dikit pa rin nga po ang team sa West kaya hindi pwedeng magpabaya ang Lakers sa mga susunod na laro nila. May natitirang 19 games pa nga po ang Lakeshow at ang kanilang magiging last game ay kontra sa Utah Jazz na magaganap sa April 10. Kaya iilang games na lang talaga ang aabutan ni LeBron kung sakaling sa April pa ito makakabalik. Magawa kaya makapasok ng Lakers sa playoffs ngayong season, mga brother?